Madam Lenny. Magandang hapon po, Vice Presidente Senator Kiko Pangilinan. Sa ating pong mga senador at sa ating pong dalawang makisig na congressman, si Kong Umali at si Kong Doy. Ganun din po sa kanyang esposa. Nakita ko po si Mayor nandito lang sa tabi-tabi. Ano po? Ganun din po, magandang hapon po sa lahat ng Mindoreño. Madam Lenny, apo, sinabi niyo na ready ka lang magmahal at naniniwala kami sa inyo. Dahil kaming mga Mindoreño ay radikal din magmahal. Subalit minamahal namin kayo, hindi lang po dahil kayo si Lenny Robredo. Minamahal namin ang isang Lenny Robredo dahil kayo ang simbolo na kumakatawan sa mga kabutihang naghihintay para sa amin at sa buong bansa. Sa gitna ng kadiliman, kayo po ay isang rosas na bumubukat sa puso ng ating bayan. Kaya kami ay dumulog sa inyo, Madam Lenny. Kaming mga Mindoreño na nabigo, nangarap, nagmahal at lumaban. Rosas ang kulay ng paglaban. Una, mahal na Madam Lenny, 25 taon na po kaming pinaglalaban huwag makapasok ang mga dampuhalang minahan dito sa isla ng Mindoro. At bagaman, pansamantala itong natigil mula ng kansilahin ni dating DNR Secretary Gina Lopez ang ECC ng Mindoro Nickel Project. Muli na naman bumalik ang aming pangamba ng alisin ni Pangulong Duterte ang moratoryo sa pagbibigay ng bagong permiso sa aplikasyon ng pagmimina ng nakaraang taon. Magkasama ang taong bayan at mga lokal na pamahalaan na tumututol at patuloy na tumututol sa pagpasok ng pagwasak ng pagmimina sa isla ng Mindoro. Sa katunayan, ang pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ay nagdeklara ng 25 o 25-year mining moratorium noong 2002. At ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ng 50-year mining moratorium noong 2019. Nakasalalay ang kinabukasan ng Mindoro sa isang malusog na kalikasan. Kapag winasak ang kalikasan, mawawasak din ang buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mamamayan. Kapag tinibag ang kabundukan at kagubatan, higit na lalala ang pagtaboy sa kahirapan ng mga katutubong mangyan. Ang rumaragas ang tubig sa panahon ng tagulan at tagtuyot sa panahon ng tagaraw ay wawasak sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Kapag nawasak ang aming agrikultura, ang batayang aming ekonomiya, babagsak din ng mga negosyo at mawawala ng hanap buhay ang aming mga manggagawa. Subalit sa kabila nito, nananatiling bingi ang pamalang nasyonal sa sigaw ng mga Mindoreño. Kaya tinihiling namin, Madam Lenny, kapag kayo na po ang nakaupong Pangulo, na suportahan ang Mindoro bilang lugar para sa agrikultura, ekoturismo, biodiversity conservation, ayaw po namin sa minahan. Ikalawa, Madam Lenny, ang aming mga magsasaka ay patuloy na inilulugmok sa kahirapan ng mga epekto ng rice tarification law. Ang Mindoro ay isa sa pangunahing taga-supply ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura sa bansa. Subalit, ang walang habas sa pagdagsa ng mga imported na bigas ay patuloy na kumikitil sa kabuhayan at kinabukasan ng aming mga magsasaka. Mataas ang presyo ng produksyon, subalit mababa ang presyo ng palay. Kapag hindi natigil ang pagigipit na ito sa aming mga magsasaka, hindi magtatagal, babagsak na rin ang aming agrikultura. Ikatlo, Madam Lenny, ang walang pakundangang pagsasapribado at monopilya ng mga pamunahing serbisyong pampubliko, katulad ng tubig at serbisyo sa pantalan para paboran ang malaking negosyante. Sa kaso ng pantalan ng Kalapan, 218 empleyado ang nawalan ng trabaho at 10,000 kasapi ng lokal na kooperatiba ang naapektuhan matapos ibigay ang kontrata sa labor service ng isang malaking kumpanya.
Pinabura ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay kabilang sa 46 na taong pamamahala ng kooperatiba mula po noong 1975. Pang-apat, Madam Leni, ay ang kawalan ng malinaw na plano kung paano tutulungan ang mamamayang Mindoreño na magkaroon o makaahon mula sa epekto ng pandemya. Kawalan ng ayuda sa mga negosyo, lalo't higit sa maliliit na negosyo. Sa mga manggagawang na wala ng hanap buhay. Sa mga manggagawang pangkalusugan at iba pang frontliner na sumasabana sa pandemya. Sa ating mga maralitang mga mangingisda, sa ating mga kabataan hanggang ngayon ay walang kasiguruhan sa pag-aaral. Sa ating mga guro, sundalo, kapulisan at mga kawani ng pamahalaan na nagsisikap umangkop sa kalagayan. Sa ating LGBTQIA+, na sumasabana sa iba't ibang antas sa anyo ng diskriminasyon. At sa mga maralitang tagalunsod na lalong iginugupo ng pandemya. Sa mga kababaihan at kananayan, araw-araw ay nangangamba para sa kalusugan at pagkain isusubo ng mga anak. At higit sa lahat, sa mga batang siyang dahilan kung bakit nandito at nagtitipon ngayon. Rosas ang kulay. Leni Robredo ang kulay ng pag-asa. Madam Leni, kayo ang tanglaw namin sa kadiliman. Dahil kayo ang kumakatawan sa aming mga pangarap. Kung kaya buong puso namin, nagpapasalamat sa inyong pagtanggap sa napakalaking hamong ito ng inyong buhay. Pinili ninyo ang kausuhan sa gitna ng daluyong na kawala ng katarungan. Noong 2016, dito sa Mindoro, ipinaglaban at ipinalalo namin kayo. Madam Leni, bilang pangalawang pangulo ng bansa, sa darating na Mayo 9, muli namin kayo ipaglalaban at ipapanalo bilang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mindoro! 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 Leninico! Ayan, mabigat ang ating mausapin. Pero yan ang dahilan. Kaya tayo nagpa-volunteer, di ba? Kaya tayo nagtataya kay Leni Robredo! Kay Kiko Pangilinan! At sa tropa ng pag-asa! Umaasa tayo ng isang gobyernong tapat! Ayan! So, madam? Okay, ngayon!